E bago pa mausa ang term na alternative facts, regular na itong bahagi ng mga drawing na usapan. Yun yung tawag doon, yeah. Correct. Among close friends. At ngayong gabi, iisa-isayin natin yan dito sa ating Mars Sharing Group. Okay, aha. Drawing daw. Mm. Alternative fact 1. Uy, friend, ang ganda ng view. Picturean kita dali. Yan, no? Fact. Ganda. Ang fact, picturean mo rin ako niyan after. Oh, yeah. Ganon. Oh. May mga kaibigan ba kayong ganon na mahilig mag-picture, pero totoo, ang gusto niya, siya pala ang magpapicture. Oo. Oh, oh. Kami naman ang tawag naman namin doon, mga Beckies, charot-charot. Oo. Oh, oh. Correct! Nanya-charot ka, pero yun na naman talaga, ikaw talaga ang gusto magpapicture. Ayun. Oo. Oh, oh. Mm-hmm. Parang ano, sa mga kaibigan ko, parang alam mo, friend, ano yung gusto mo ng regalo? Ibibigay ko na sa iyo next week. Pero ang totoo, may gusto din pala sila na matanggap from you. Oo, ganon. Sa mga boys, hindi ganon eh. Okay. Ay, siyempre, hindi kami minigong picture eh. Okay, ganito. Pag boys, kumari, nagiinuman o nasa labas, kumakain, sasabihin niya, uy, kamusta na si ano? Si, sabihin natin si Megan. Yes. Oh, kamusta si Megan? Okay naman. Tapos kung wala pang reply, eh, si Megan, basta lagi dinadala dun sa topic ng babae kasi gusto niyang tanungin siya, may gusto ka ba dun? Or ano ba nangyayari sa inyo? So, nagpapapansin? Oo, gusto nila pag-usapan. Oh, I need more info kasi bet ko rin siya. So, ganun sila. Dinadala dun sa usapan. Oh, dinadala lang lagi dun sa isang babae. Okay. Okay. Pero hindi matanong eh, no? Pero hindi mo matanong ng diretsahan kasi syempre nakakahiya. Yun bro, wag. Pride ko yun, pride. Ganun. Alaga? May ganun. Oh, mga lalaki, ganun. Ang hirap usapan nyo. Oo, hirap. Kasi hirap. Kami diretsyo na, uy, Mars type mo ba si ano? Kasi kung di, bet ko yan. Diba? Lalo na sa inyo siguro. Ganun. Ayan, Mars eh. Hindi, sa amin, ano, yung kumbaga parang pag, ang tawag namin term is aura. Pag aura mo na, ay, aura na niya, wala na, exit ka na doon. Oo. Oh, magaling makiramdam din yung ibang mga kasama, yes, diba? Na, ay, teme. Meron na, taken na. Oh. Okay. Okay, oo. Ganda. Ako ano ba, sa mga, hindi, well, yung sa pa-picture, ganun ako. Okay. Lalo na pagka, kunwari, couple-couple kasi kayo, o kayo muna. Pero kami kasi parang understandable na yun eh. Na o group shot, o kayong dalawa muna, o tas kami naman na. Yes. Hanggang sa lahat makatake ng turn. So parang feeling ko, parang hindi na siya kailangang pag-usapan, parang automatic na siya na para lahat merong photo, lalo na kung maganda yung pagpipicturean, or you're out of the country, or pumapasyal ka. Ako naman ang maganda nga doon, at least may in-offer siyang kapalit. Kasi naman may iba naman sinasabi lang, picturean mo ako. Diretsahan na. Oh, pakipicturean naman ako dito pa. At least ito nag-offer muna siya. So medyo sensitive pa siya doon sa ano mo. Yes. Okay naman yun. Alternative fact number 2, friend, pahiram muna ng barya, bayaran kita later. Ang fact, carry na yan, kalimutan mo na friends naman tayo. Nako, college na college yan. Diba? College na college yan. Pag-barya, talagang bigay na yun. Wala na yun. Pali na yun. Ngayon mas galante na. Okay, bro, ako na bahala. Yun nga tatanungin ko, ano yung amount ng barya sa inyo ngayon? Kasi dati, syempre, ang barya, literal na barya. Barya. Oo, oh, yeah. Strike mo, 10 pesos. Pambili ng soft drinks. Exactly. Diba? Ngayon, iba na yung barya. Siguro 100 yun yung barya. Yeah. Oh, 50. May barya ka ba dyan? Ayan. Kape. Ako na bahala sa kape mo. Yan. Okay pa yan. Okay lang. Kung bagong sweldo ko, delivery mo na rin yung pagkain nyo. Diba? Nakakaluwang-luwang. Sagot ko na yan. Oo. Ito naman. Alternative fact. Sige, text tayo. Basta sabihan nyo ko kung kailan ang labas natin. Yan. Ang fact, ako, busy ako. Kahit anong date pa yan, malabo ako mapapunta. Ganyan ako. Ako rin nga eh. Gaano kadalas magkaroon ng ganito sa barkada ninyo? Yung mga lakad na puro plano na lang, pero hindi naman matuloy-tuloy. May ganon, oo. Ano, may ganon? Laging ganon, di ba? May ganon. Parang palagi naman ang mga Pinoy ganon. Lagi magpaplano, ganito budget, ganito pupuntahan natin. Tapos ang ending, nga. Oo, nga. Pero minsan naman, may natutuloy. May natutuloy kapag lalo, pag biglaan. Yan tama. Nga. Oo, biglaan yung kasabihin. Exactly. Oh, ano, friend, okay ba kayo? Available kayo? Ngayon, go na tayo. Papunta na kami. Tapos actually yung maganda dyan, parang may inggitan factor yun. Uy, teka, makakapunta siga. Uy, punta na rin ako. Oo, diba? Totoo yan, Mars. Parang yung feeling na nagmamadali ka kasi mauubusan ka. Yes. Parang ganun. Tapos biglang kompleto na pala kayo. Yun, perfect. Tama yun. Kailangan biglaan. Kung nga rin may plano, bukas na.
Uh-oh. Or mamaya na. Ayun. Yun na natutuloy. Parang nangyari lang yan sa akin kanina. Bakit? Parang may nag-text sa akin na, "Uy, okay ka ba? Chuchuchu, ganyan." "Oo, game. Sige, text mo lang ako." Tapos nagbigay siya ng date. "Pwede ka ba sa ganito?" Hindi. Nag-isip ako bago ako mag-reply. hindi pa siya nag-text ba hanggang ngayon? Actually, hindi pa. Sorry na. Hindi kasi, parang Mars, pinakikiramdaman ko rin yung sarili of ko. Course, na parang, Mars. Teka lang, ayaw akong mag-commit kasi baka mamaya hindi masyado okay yung pakiramdam ko sa araw na yon. Tapos mapilitan ako to go. O hindi naman! hindi naman. More of parang minsan, parang tamad ka lang. Or parang minsan kasi pag nasa mood ka talaga, di ba? Kahit anong yaya yan, Mars push. Lalo na kapag Friday night kasi, medyo nagdadalawang isip ako dyan sa traffic. Correct. Parang, walang gusto lumabas. Pass muna. Pwedeng Saturday night na lang. Yeah. Yun. Pero actually, yung pag ganyan, parang tinatrain ko rin nga yung sarili ko na pag alam ko namang hindi talaga ako makakapunta, sabihin ko na ng maaga. Kasi yung ganun din ako, sige text, sige sabihin niya, let me know. Sinasabi ko na kunwari na hindi ako pwede sa ganitong days na sila nalang mag-decide na parang kung pwede sila kung pwede sila mag-push pa. Responsabling kaibigan. Yeah. Gusto ko yun ha. Kailangan ko na mag-ganyang kaibigan. Di ba parang decide kasi na agad. Kasi ako hindi ko last nakaya minute. Din kasi. Ay, sorry. At saka hindi, parang nakairita rin na parang hangin ka lang, alam mo yung parang, sige, pero pag totoong ganap na, hindi wala nang marinig from you. Correct. Parang nakakatamad na rin i-invite yung... Correct. Mm-hmm. Tama. Oh, ito naman, alternative fact. Friend, crush ko lang naman siya. Fact, actually, mahal ko na siya. Oh. I guess similar yun yung sinabi ko eh, no? Parang ganun, parang ang dami mong sinasabi, ang dami mong kwento tungkol sa isang tao, isang babae. Yes. Yung pala, gusto mo lang tanungin ng mga kasama mo, ano ba, kayo na ba? Parang gano'n. Kasi gustong-gusto mo lang talaga siya. Hindi mo lang ma-i-announce ng diretsahan, uy, kami na, uy, crush ko siya. Yun. Or siguro nahihiya ka lang din. Kasi parang what if, you know, yung type mo na yun, hindi din ganun yung nafe-feel towards you. Na kaya si Simon, hindi, crush ko lang. Pero deep inside, mas malalim na yung nararamdaman mo para sa kanya. Minsan so, may ganun din. Like, halimbawa yung may, ay nga, may ganyang lalaki, tapos, uy, okay si ano-ano, siguro, crush mo na yun. Hindi, ganun. Pero, may ganun pa yung deny pa. Bet-a-bet mo na talaga siya. Gusto mo kuha na yung number sa so, sobrang ganun. Oh. Diba? May ganun. Siguro, ayaw lang din ng tao na anyone na ma-reject. Totoo correct. So, especially sa harap ng kaibigan. Correct. So, mamimili ka talaga kung sino yung sasabihan mo, diba? In case na hindi mag-work, at least, kunwari, ikaw lang yung nasabihan ko. Hindi nila alam lahat. Hindi nila alam. Tama naman yan.